Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Magandang gabi, mga kapatid. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Pasko, kapitang, lalo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon ay sinisimulan natin ang masayang tradisyon ng simbang gabi. Siyam na buwan sa sinapupunan ni Maria si Jesus bago iniluwal sa sabsaban sa Belen. Sa siyam na umaga, mag-aalay tayo ng ating sakripisyo, mga panalangin at pagsisisi sa kasalanan. Pagsapit ng Pasko, naway ang tapat nating pagsisimbang gabi ang maging regalo natin sa sanggol na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lukha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Oh, my God.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ngayong gabi, mga kapatid, ay hindi lamang po tayo dito sa Manila Cathedral ang nagtitipon para magsimbang gabi. Sa buong Pilipinas, sa lahat ng parokya ay sinisimulan ngayong gabi, nagkakatipon ang mga Pilipino para magdasal. Naiisip niyo ba kung ilan milyon ang kasabay nating nagdarasal ngayong gabi na ito? The Philippines will be like a powerhouse of prayer. Imagine ninyo, sabay-sabay tayong nagdarasal ngayong gabi na ito. Milyon-milyong mga Pilipino. Ang ating bansa ay parang nagiging powerhouse ng dasal. At hindi lamang po dasal at panalangin ang ginagawa simula ngayong gabi. Marami po ang nagpaplano na magkaroon ng feeding program pagkatapos ng mga simbang gabi. Marami ang nagpaplano magbigay ng mga gift bags para sa mga kapatid nating nangangailangan. Ngayon pa lang po, ang Caritas Manila ay naghahanda na sapagkat may parating na bagyo sa Visayas at Mindanao. Hinahanda na ng simbahan ang tulong natin sa kapatid, sa mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao na dadaanan ng bagyo. Hindi ba nakakabilib? Hindi lamang tayo powerhouse of prayer, but the Philippines has also become a powerhouse of goodness. Nagsasama-sama ang mga Pilipino hindi lamang sa pagdarasal, kundi sa kabutihan. Kaya napakaganda ng simbang gabi. Pagsisimula para sa atin ng pagdarasal, pagsisimula rin ng paggawa ng kabutihan sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Pero mga kapatid, tandaan din po natin, hindi lamang po tayo ang nagsisimula ngayong gabi na ito.
ang Diyos ay nagsisimula ring kumilos. Iyan ho ang paalala sa atin ng mga pagbasa natin ngayong gabi na ito. Oo, kumikilos tayo, pero madalas nakakalimutan natin ang Diyos rin nagsisimulang kumilos at gumawa. Sa unang pagbasa po na ating narinig mula sa aklat ni Propeta Isaías, ay nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang sabi ng Diyos, gumawa kayo ng kabutihan, magdasal kayo at manalangin, tumulong sa kapwa, ipahayag at isabuhay ang katarungan. Pero sabi rin ng Diyos sa propeta at sa bayang Israel, kasabay ng pagkilos ninyo ay kasabay nyo rin akong kumikilos. Kaya sabi ng Diyos, ako naman, ang akin namang gagawin, ibabalik ko kayo sa lupang pangako. Patatawarin ko ang inyong mga kasalanan at tutuparin ko ang mga ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang itinuturo ko sa atin ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, hindi lamang po tayo ang kumikilos at nagsisimula ngayong unang simbang gabi. Nagsisimula ring kumilos ang Diyos. Sa atin namang ebanghelyo ngayong gabi na ito, nakita naman natin na hinahanap ng mga tao si Jesus. Inaalam nila sino nga ba si Jesus. Kaya nang sila ay nagtungo kay Jesus, pinuntahan nila. Ang sabi ni Jesus sa kanila, bagaman kayo ay nagtungo sa akin, ako rin naman, sabi ni Jesus, may ginagawa. Ginaganap ko ang misyon ko na ibinigay sa akin ng Ama. At yan ay ang tuparin ang kanyang kalooban. Kung ang mga tao ay kumikilos at hinahanap si Jesus din, pinapaalala niya sa kanyang mga alagad, kumikilos din siya, gumagawa din siya. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang paalala sa atin ng simbang gabi, ng unang simbang gabi natin, kung tayo ay kumikilos, nagsisimula ngayong simbang gabi na ito, mas lalong kumikilos at nagsisimula ang Diyos. Kaya po, huwag tayong maiinip. Minsan kasi mainipin tayo. Huwag tayong tatamarin. Minsan kapag tayo ay may panalangin sa Diyos, naiinip tayo. At sasabihin natin, Father, bakit wala namang kung nangyayari? Bakit parang hindi naman pinakikinggan ang aking panalangin? Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng ating pagbasa ngayon, baka hindi mo lang nakikita, pero nagsisimula pa lang ang Diyos. Kaya huwag kang mainip. Siyam na araw nating gagawin ang pagdarasal. Huwag mainip. Baka nagsisimula pa lamang ang Diyos kumilos. Kanina ko, noong naglalakad ko kami ng mga altar servers dito sa gitna, naalala ko, ilang taon na ang nakakaraan, isa rin ako sa mga nagsaserve.
sa simbang gabi nung ako'y sakristan pa. That was years ago. Hindi naman ho talaga ako lumaki, no? Kanina mas malalaki pa yung mga sakristan sa akin. Pero siguro nung oras na yon na ako'y naglilingkod bilang sakristan sa aming maliit na parokya sa Blumentritt sa San Roque, kumikilos na pala ang Diyos. Plano na pala niyang maging pari ako. Hindi ko man alam, hindi ko man napapansin. Nagsisimula na palang kumilos ang Diyos. Kaya yung mga sakristan dito, no, baka balang araw may isang magpapari at maaalala nyo ang homily ko, kumikilos na pala ang Diyos. Nagsisimula na palang kumilos ang Panginoon. Huwag din tayong tatamarin. Minsan kapag nainip na tayo, tinatamad na rin tayo. Hindi na tayo kikilos. Hindi na magsisimula. Hindi na gagawa. Kapag hindi tayo nagsimula, hindi magtatagpo ang simula ng Diyos at ang pagsisimula natin. Kung ang Diyos nagsisimulang kumilos, kinakailangang tayo rin magsimulang kumilos. At kapag nagtagpo ang pagkilos natin at ang pagkilos ng biyaya ng Diyos, diyan matutupad ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya sa gabing ito na sinisimulan natin ng simbang gabi, pinapaalala rin po sa atin, huwag tamarin, magsimula. Baka matagal yun ang sinasabi. Promise, magpapapayat na ako. Tapos sabihin, eh kailan ka magda-diet? After Christmas, no? Tsaka ako magda-diet. Next year na, no? Ay kung hindi ka magsisimula, hindi magtatagpo ang simula ng Diyos at simula mo. Baka pangarap mo, matagal mo ng pangarap, gusto ko nang magkaasawa, no? Gusto ko nang magpakasal. Hindi ka naman nanliligaw at hindi mo naman sinasagot ang mga nanliligaw sa iyo. Paano matutupad ang plano ng Diyos kung hindi ka magsisimula? Sinasabi natin minsan, gusto ko ng pagbabago sa bayan. Eh ikaw naman, hindi ka rin naman nagbabago. Paano magsisimula ang biyaya ng Diyos? Sinasabi natin, gusto ko ang iboboto ko ay yung makabubuti sa bayan. Eh hindi ka naman nagre-research. Ano bang nagawa ng mga iboboto natin? Kapag hindi ka nagsimula, hindi magtatagpo ang simula ng Diyos at baka hindi matupad ang kanyang plano kung hindi tayo magsisimula at tatamarin tayo. Huwag mainip, huwag tamarin, at ikatlo, huwag pangunahan ang Diyos. Minsan sinasabi natin, ah, nagawa ko na ang gusto kong gawin. Tapos na ang laban. Sigurado na ako, makukuha ko na yan. Tapos na ang laban, sigurado na ako. Huwag pangungunahan ang Diyos. Sapagkat sa huli, ang magtutupad at magtatapos ng lahat, hindi tayo, kundi ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Nagsisimula pa lamang ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa gabing ito na nagsisimula tayo ng siyam na araw na pagdarasal, nagsisimula rin tayong gumawa,
ihanda ang ating pagtulong sa kapwa at sa mga kapatid nating nangangailangan, tandaan po natin, hindi lamang tayo ang nagsisimula. Nagsisimula ring kumilos ang Diyos. Huwag mainip, huwag tamarin, huwag pangunahan ng Diyos. Baka hindi lang kasi natin nakikita, nagsisimula na siyang kumilos. Kinakailangang simulan din natin at magtagpo ang pagsisimula ng Diyos at ng kanyang bayan. Mga kapatid, iyuko po natin ang ating mga ulo. Panginoong Jesus, alam po namin kayo ang nagsisimula ng lahat at alam rin po namin kayo ang tutupad ng lahat. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus, ang tunay na ilaw ng mundo na ipinakilala ni Juan Bautista sa madla. Buong tiwala po tayong manalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manatili nawang tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari sa sinumpaan nilang tungkulin, nakilalanin, isabuhay at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria, na kapwa hangad ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Magnilay nawa kami sa buhay ng aming Inang Maria na nananatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa gamitin ng mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para bigyang katuparan ang mga pangarap ng mga kapuspalad ng mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga sakripisyo namin sa siyam na madaling araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangaring magbalik loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
bilang mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus, tumawag po tayo sa ating Amang Mapagmahal. Inihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na kain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang pagbabasbas, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat na nakiisa sa ating pagdiriwang na ito, dumayo sa Manila Cathedral kahit gabi na. Salamat po sa mga nagtiyaga magsimba, mga nasa labas na hindi na po umapot dito sa loob. At kanina po nabanggit ko na buong bansa ay nagdiriwang ng unang simbang gabi. Nakalimutan ko pati mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya ang simbang gabi natin ay iba-ibang oras pero hindi natatapos. Patuloy ang pagdarasal ng mga Pilipino. Kanina po may nag-message sa akin na kaibigan ko na nagtatrabaho sa barko. Sila daw ay manunood ng ating simbang gabi ng 8 PM. Nawa yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, kayo po na mga nagtatrabaho sa barko, ay nawa lagi kayong ingatan ng Panginoon at patuloy na ingatan at basbasan ang inyong mga pamilya. Hinihiling ko rin po mga kapatid, dahil ngayong gabi at ang mga simbang gabi natin ay pawang tradisyong Pilipino, ipanalangin po sana natin ang ating bayan. Sana po ay makabangon na tayo mula sa napakaraming krisis na ating pinagdaanan at nawa ang Pasko na ito ay tunay na maging mapayapa at mabunga at nawa ay simulan ng Diyos ang kanyang pagkilos sa ating bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.